nag-handle. Ang nag-handle rin po ng procurement ay yung DOTR at hindi po yung... Ah, 2015 po ito siguro, yung panahon ni Marohas. Yes sir, opo. Tama po kayo. Kaya nagkagewang-gewang din. So tuwing ang nag-handle yung DOTR, nagkakaproblema. Pag hindi yung nag-handle, okay. Minarapat ko po na magpunpas ngayon dahil sa isang mainit na issue at ito po ay may kinalaman doon sa mga tambak na reklamo sunod-sunod na kinatanggap tungkol po doon sa mga lisensya na naging from plastic, naging papel na. Papel na lang daw po ang inisyo ng LTO. Ngayon, doon sa mga kukuha ng lisensya, magpaparinyo na wala na po yung plastic, nagkaroon po ng problema at ito po ay isang seryosong problema na kailangan magkaroon po ng seryosong solusyon. Kaya nga po kanina, tinutusan ko po si Odette at yung staff na maggawa ng research at magtatawag para we'll get to the bottom of it. Ano bang dahilan ba't nagkaganito? Attorney Tugade, magandang hapon po, attorney. Hi, Senator Rafi, magandang hapon po. Salamat po, attorney, sa pagtanggap ng aming tawag. Attorney, ito nga po, yung sunod-sunod na reklamo namin natanggap, bakit po papel na lang daw at ano po nangyari doon sa plastic? Opo, sa kasalukuyan po, Senator, yung mga opisina po natin na medyo manipis na po yung ating supply po ng plastic card. Mm-hmm. Kami po sa LTO, sir, nag-aantay rin po kami na matapos po ng DOTR, yung Department of Transportation po, yung pag-procure po, yung pagbili po ng mga plastic cards na gagamitin po namin para maimpresahan na po namin yung mga lisensya. Okay, meron pong nakapagsabi sa akin, kaya daw po nagka-problema, simula nung magpalabas na po ng Special Order Number 2023-04, itong DOTR na ipinag-uutos na yung mga bidding na more than 50 million na mula sa mga proyekto ng LTO ay mapupunta sa kanila. Bakit ito nagkaganito? Bakit daw nag-issue ng ganitong special order ang DOTR? Opo, actually, nung na-receive nga po namin yan, Senator, yung special order po na inisyo ng DOTR, nag-request po kami sa DOTR to reconsider yung special order dahil sabi nga po namin na we cannot afford any delays in the procurement po. Dahil alam na po namin, based on our forecast, na by end of May, mid-May, mauubusan na po ng plastic card. Ang sabi po nila, Senator, ang dahilan po kung bakit po sila yung mag-handle ng bidding ng mga procurement ng 50 million pataas, nakasulat po dun sa sulat po nila sa amin na dahilan raw po is good governance. Yun raw po yung dahilan kung bakit po nila... Good governance. Ito ngayon, okay. Tuloy, good governance. E di from... plastic, naging papel na lang tayo. Good governance kasi meron pong 4.7 billion. Am I right? 4.7 million yung para po sa plaka na bidding at saka 250 million para dun sa plastic. Tama po? Tama, so itong tama po. Almost 5 billion ang gusto nyo sakupin na bidding. Tama po yung halaga po ng pondo po natin. Almost 5 billion po yung nilaan po ng gobyerno po para po sa pangangailangan natin ng plaka. Opo, and yung license po is that the budget is 240 million. Bago nag-issue ng special order, itong DOTR, wala naman po problema sana sa pagkakaroon ng plastic na mga lisensya. Everything went smoothly, am I right? Opo, wala pong problema. Actually, yun nga po, ready na rin nga po yung LTO to start the procurement process. Yun nga lang po, nakatanggap nga po kami ng special order from DOTR directing us to transfer the procurement doon po sa central office po. So ito po ibagong practice lang po, ASEC. Dati hindi naman ganito. Ang LTO ay malaya makapag-gawa ng procurement at mag-open ng bidding para sa lahat ng mga gustong pumasok ng bidding proyekto sa LTO, tama? Until lumabas na special order. Tama po. Historically po, LTO po talaga yung nagko-conduct po ng procurement for plastic cards and plates. Meron lang pong isang administrasyon na dumaan po dati na sila rin po yung nag-handle. Ang nag-handle rin po ng procurement ay yung DOTR at hindi po yung... 2015 po ito siguro, yung panahon ni Marohas. Yes sir, opo. Kaya nagkagewang-gewang din. So tuwing ang nag-handle yung DOTR, nagkakaproblema. Pag hindi yung nag-handle, okay. So parang meron natang gustong tumita dyan sa DOTR.
Ito, ako po ito, kasi ka-opinion po ito. Hindi ka sa inyo ito. Kasi nga po, sa akin pong observasyon, kung pinabayaan na lang po sana sa LTO, yung mga ganong klaseng procurement na para mapabilis sistema, dahil mas alam nyo kung ano yung dapat gawin, mapabilis yung sistema ng pagkaroon ng lisensya natin, mga plastic. Eh kung di sana yung pinakialaman, di okay lang sana. Kaya lang siguro, para sa akin po, personal opinion ko ito, eh meron dyan mga ASIC o mga USEC dyan sa DOTR na gustong kumana. Ito po yung opinion ko lamang. Kasi po, nag-research din po ako, nagtanong-tanong din po ako, eh nung nag-issue ng special order, doon daw po nagka-problema. Nung wala pa sarang special order, sana tuloy-tuloy, sana yung pag sa procurement at kayo po nakapagsagawa ng bidding, wala sarang problema. Ngayon, nasa na po yung bidding process natin, Sir ASIC? Yun nga po, nagpatawag po ng meeting a few weeks ago at pinatawag po ako sa app. Doon po kami nag-meeting nung DOTR. Ang sinabi po sa akin is i-extend po yung submission of bids. Yung submission of bids po, dapat po nung April 24, send po ng bank, ng DOTR po. Ang submission na po is on May 20. And po ng another month, May 24 pa po ibubuksan yung resulta po nung bid. Kailan po mabalik sa normal yung pagkakaroon na po ng plastic na lisensya? Opo, meron po nga official statement po yung Department of Transportation. Ang nabanggit po nila, by July raw po, kaya po nilang matapos na po yung procurement at meron na raw pong plastic car. So for the meantime, magtsatsaga po muna tayo sa papel na lisensya. Unfortunately, Senator, yun po yung ano natin, yung contingency po na ginawa at ang isa pong mga polisiya, ginawa na rin po natin para hindi po makabala yung mga kababayan po natin. In-extend po natin, Senator, yung validity po ng driver's license. So lahat po ng driver's license, sir, na mag-expire po on April 24, 2023 onwards, in-extend po natin hanggang October 31, 2023 para October po hindi po makabala yung mga kababayan. Okay, ito ba ay nangyayari ngayon sa lahat ng mga LTO offices sa buong bansa na wala na akong plastic talaga sagad na at papel na lang po ang in-issue muna? Hindi pa po, Senator, sa lahat ng opisina, pero more than 50% ng offices po ng LTO, licensing offices, ay ubus na po yung plastic card. So, kayo po yung mapila sa DOTR para sabihin sa kanila na i-delegate na lang po sa inyo yung pagbibid nito mga plastic at plaka dahil mas kayo pong nakakaalam. Ano po ang naging reaksyon ng DOTR doon sa inyong apela? Yun nga po, Senator, ang sabi po nila dahil raw po good governance, sila raw po yung dapat magpag-up ng mga activities, ng projects more than 50 million. Ang sabi ko nga po, sana kunin na po nila lahat dahil good governance naman po. hindi naman po pwede good governance lang ang more than 50 million. Ang below 50 million, wala na pong good governance. Good governance, nagkagewang-gewang na yun. Kung good governance, sana tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ng maayos sa servisyo. Ito, naputol yung maayos sa servisyo, naging palpak dahil sa kanilang good governance kuno. Baka ilusin nila good income para sa mga bulsa kung sino man yan sa DOTR. Sa akin na po ito. Kasi nga po, mahirit ng ulo ko ng nakaraang linggo pa. Kailan kayo huling nag-usap ng DOTR Secretary Bautista, ASIC? Opo, nag-usap po kami, I believe, sometime last week po. Tapos doon nga po niya nabanggit sa akin na i-extend po nila yung submission of bid. Okay. From April 24 po, ginawa na po nilang May 24. Nung sinabi niya po yun, kami rin po, during the meeting, we expressed our respectful objection doon po sa pag-extend. Dahil nga po sinabi namin na medyo manipis na po talaga yung plastic card at kung maaari pong wala na pong delay na mangyayari po sa procurement. So isa na lang po. So doon po sa bidding sa plaka, pinakialaman nila, kaya yan, nagka-problema tayo. Ngayon pati itong ay sa lisensya. Ngayon po sa plaka, pati sila na rin po magpapabid. So baka magkakaroon tayo ng problema later on. Opo, sila na po yung magbibid doon po sa plaka at sana nga po, hindi na po magkaroon ng problema. Tuloy-tuloy po, Senator, yung aming pong pakikipag-ugnayan sa DOTR para po wala pong maging delay na mangyari po. Sabi naman po nila, meron pong isang meeting kami inattendan sometime in March 21. Actually, yung nga po, with the plastic card dito. During that time, ang commitment po nila
In 28 days po, sabi nila, kaya raw po nilang matapos yung procurement, pero mukhang hindi po kakayanin ng 28 days na una po nilang pinangako. Sana nga po, hindi magkaproblema ng bidding sa plaka, kasi nga po, yan, nakita naman natin nung ipinasa sa kanila yung bidding sa lisensya, nagkaproblema, baka naman pagdating sa plaka, kaaw na natin sa problema sa plaka, kakulangan sa plaka, ngayon ipapasa sa kanila, baka bumalik ulit yung problema ng kakulangan sa plaka. Yun lang po inaalala na marami din. And ngayon, special ngayon na nalaman na natin dahil pinapakialaman nila yung pagbibid. Opo. Sec. Art, sabi nyo, hopefully by, kailan po to? July? July po. Yun po yung po yan. Statement po yan, sir, ni DOTR. Teka muna. Si DOTR nagsabi by July. Paano yung nasabi by July? Okay na po. Wala tayong problema sa lisensya sa mga plastic. Meron po silang official statement na release, I believe a few days ago, sir, na July po yung by July raw po meron na po ng plastic card. Anong araw po sa July? Ay, yun lang sir, ang hindi ko okay. So nagbito po na sa dito si Secretary Bautista na by July magkakaroon po tayo ng tamang supply ng mga plastic para sa lisensya. Opo, parang ang na-interview po ata during that time senator si yung isang USEC po, USEC Kim De Leon, siya po yung nagbigay po ng okay, problem. Bakit po siya ay nakapagbigay ng assurance na by July maging okay na po yung problema sa mga plastic? Plumping po na maging plastic na ulit yung mga lisensya? Yan po sir ang hindi ko po masagot. Siguro po nag-forecasting po sila doon po sa activities ng procurement. Pero kami po, sana nga po talagang by July meron na pong plastic card. Wala pa pong wala pang nagsasubmit na mga company para sa bidding. Hindi pa po open yung bidding. Hindi pa po. Yun po yung minove po nila yung submission of bid. Dapat po April 24. Minove po nila. Ginawa pong May 24 na po. May 24. Anong pangalan po ng USEC na nagsabing by July okay na po yung problema? Maayos na? Sino po yun, sir? Si USEC Kim De Leon po. Siya po yung USEC of Admin and Finance. Maraming salamat po sa inyong time na binigay sa amin. ASEC. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po, Senator.